Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, who created the heavens and the earth, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagpala naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya ng kaligtasan. We were born as sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Ipinanganak kaming makasalanan at dapat na mapunta kami sa walang hanggang impyerno. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula po sa walang hanggang pagkawasa. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified in the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po sa araw ng Panginoon, kami ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang purihin ang iyong pangalan at makinig ng iyong salita. Whenever we gather together, let us remember the grace and the love of the Lord. Sa tuwing kami ay nagkatipon-tipon, nawa po lagi naming maalala ang biyaya at ang pag-ibig ng Panginoon. And let us get the spiritual strength through the word of God. At awa magkaroon kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. We believe our Lord saved us first in order to achieve your great will. At naniniwala po kami na kami po yung unang iniligtas ng Diyos upang makamit po ang iyong dakilang kalooban. Let us obey to the word of God through our Christian life. Nawa makasunod kami sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng aming buhay Kristiyano. And please show us how to live as a born-again Christian. At pakiusap, ipakita mo po sa amin kung paano kami dapat mabuhay bilang mga born-again Christian. You know, there are still so many lost souls who are not saved yet around us. Alam po namin na meron pang mga ligaw na kaluluwa ang hindi pa naliligtas sa paligid namin. Let us cooperate one another and let us achieve the will of God through our church. Nawa po magtulungan kami at kami ay mag-aisa upang makamit po namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aming iglesia. Today also, from the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Ngayon po, sa araw ng Panginoon, mula po sa umpisa hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. We know there are some brothers and sisters who are not able to join this Sunday sermon. Alam po namin na may mga brothers and sisters na hindi po nagawa na makadalaw sa Sunday sermon na ito. Whatever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, ano man po ang kanilang ginagawa, nawa po may pagpatuloy po nila yung kanila pong sinserong buhay Kristiyano. And also we are praying for the pastors and evangelists who are preaching the gospel here in the Philippines. At dalangin po namin yung mga pastor at yung mga ebanghelista na nangangaral ng ebanghelyo dito po sa bansang Pilipinas. Please give them more wisdom and strength so that they will continue to achieve the will of God through their ministry. Pakiusap, bigyan mo po sila ng kalakasan nang sa gayon ay may pagpatuloy po nila yung kanilang ministeryo. And also we are praying for our brothers and sisters who are having some sickness or some difficulties in the Christian life. At dalangin din po namin yung mga brothers and sisters na meron pong sakit at meron pong kahirapan sa kanila pong buhay Kristiyano. We pray our Lord will recover our brothers who are having a sickness. Dalangin po namin na papagalingin ng Panginoon yung mga kapatid namin na meron pong sakit. And also please give more wisdom and strength to overcome all the difficulties. At pakiusap, bigyan mo po sila ng karunungan at ng kalakasan upang malagpasan yung lahat ng kahirapan. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. 1 Thessalonians chapter 5. From verse 16 to 18. Buksan po natin sa unang Thessalonica, chapter 5, simula po sa verse 16 hanggang 18. First Thessalonians, chapter 5. From verse 16 to verse 18, okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1, magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, sa lahat ng bagay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Yeah, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Magalak so, kayo. Last time, we learned about the verse 16, rejoice always. So as a born-again Christian, yes, we should rejoice through our Christian life.
Kagaya pa ng ating huling napag-aralan dito po sa talata na ito na magalak kayong lagi, kaya sa buhay Kristiyano natin, kailangan ay lagi tayong magkaroon ng kagalakan. Because that is the will of God. Dahil iyon po ang kalooban ng Diyos. And today, we are going to learn about verse 17, pray without ceasing. At ngayon, pag-aaralan po natin ang verse 17, manalangin kayong walang patid. We know how much the prayer is important in our Christian life. Alam po natin kung gaano po kahalaga yung panalangin sa atin pong buhay Kristiyano. And Bible also says, pray without ceasing, because the prayer is really important in our Christian life. At sabi din po sa talata na ito na manalangin kayong walang patid dahil talagang napakahalaga ng panalangin sa atin pong buhay Kristiyano. And also, for this is the will of God in Christ Jesus for you. At isa pa, ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. As a born-again Christian, it is very important to understand the will of God and also to follow the will of God through our Christian life. Kaya po sa buhay Kristiyano natin o bilang isang mga born-again Christian, napakahalaga na malaman po natin ang kalooban ng Diyos at magawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. As you know well, there are four important elements in our Christian life. Gaya po ng inyong alam, meron pong mahalagang apat na elemento ang ating buhay Kristiyano. What's that? Ano po yun? Number one, the Word of God. Una, ang salita ng Diyos. Yeah. Number two, prayer. Yeah. Pangalawa, panalangin. And number three, fellowship. Pangatlo, pakikisama. Yes. Or church life. Okay. And number four, evangelism. Okay, ay church life. At ikaapat, evangelism. So here, pray without ceasing. So today we are going to think about the importance of our prayer. Kaya ngayon po, sabi dito, manalangin kayong walang patid. Kaya pag-aaralan po natin yung kahalagahan ng pananalangin. As you know well, while you are having a Christian life, you may understand how much you're weak, especially physically. Gaya po ng ating alam, sa ating buhay Kristiyano, nalalaman po natin kung gaano po tayo kahina sa ating buhay Kristiyano, lalo na po sa ating pisikal. And our power and our ability is limited. At yung ating abilidad at yung ating kalakasan, ito ay limitado. But we know God is Almighty God, God is omnipotent. That's why, in order to get the power and ability, we need to pray to God continuously. At alam po natin kung gaano makapangyarihang Diyos, ang Diyos, at siya po yung pinakamakapangyarihan sa lahat, at alam po natin kung gaano po kalakas ang kanyang abilidad. Yes, it is really necessary to finish our Christian life successfully. We need God's power. Opo, para po matagumpay nating matapos yung ating buhay Kristiyano, kinakailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. In other words, if you don't receive God's power rightly, you cannot live as a Christian properly. Sa ibang salita, kapag hindi tayo nagkaroon ng kalakasan mula sa Diyos sa ating buhay Kristiyano, kung gayon, hindi natin matatapos ng matagumpay ang buhay Kristiyano natin. But how can we receive God's power? Pero paano ba natin matatanggap ang kapangyarihan, kalakasan ng Diyos? Yeah, as you know well, that we can receive God's power through our prayer. Gaya po ng inyong alam, matatanggap natin yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Especially those who experience the power of the prayer, they will do their best to pray to God honestly. At lalo na po yung mga taong nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos, sila po ay sila ay tapat na mananalangin sa Diyos. If we have enough the power and ability to do everything, maybe we don't need to pray to God. Kung meron po tayong sapat na abilidad o kalakasan, hindi na po natin kailangan na manalangin siguro sa Diyos. But we know how much we are weak. And also, whenever we face some trials and difficulties, we cannot overcome it with our ability. Ngunit alam po natin na tayo ay mahina at kapag tayo ay humaharap sa kahirapan at sa mga pagdurusa, at alam po natin, hindi po natin ito kayang lagpasan ng tayo lamang. So, it is really a special privilege given to the born-again Christian. We can pray to God directly. Kaya talagang napaka-special na pribilehyo na ibinigay po sa mga born-again Christian na direktang makapanalangin sa Diyos. According to the Old Testament, only the prophet or the priest, they were able to pray to God directly. Ayon po sa Lumang Tipan, tanging mga propeta at mga pari lamang yung pwedeng makapanalangin ng direkta sa Diyos. But nowadays, it is given to the every Christians who are really saved. Ngunit sa ngayon po, sa panahon natin, ibinigay na po ito sa mga Kristiyano sa panahon natin. This is a special privilege given to the born-again Christian. We can pray to God directly. Kaya isa pong special na pribilehyo na ibinigay ng Diyos sa mga tunay na Kristiyano na makapanalangin ng direkta. Although you have this privilege, but
If you don't know how to use this privilege, you cannot receive God's power. Kaya kahit na meron na tayo ng pribilehiyo na ito, ngunit kung hindi natin alam kung paano ito gagamitin ng maayos, kung gayon, hindi natin matatanggap ang kapangyarihan ng Diyos. Okay, let's open our Bible. Psalms 145. Tignan po natin sa Awit, chapter 145. Psalms 145, verse 18-19. Awit, chapter 145, simula po sa verse 18 hanggang sa 19. Okay, verse 18-19. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan, Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya, Kanya ring dinirinig ang kanilang daing at inililigtas sila. Yeah. The Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. Call upon. Calling. It means the pray to God earnestly with all his heart. Ibig sabihin po nito, siya ay nananalangin ng buong puso ng may katapatan sa Diyos. What is prayer? Ano po ba ang panalangin? Some Christians said, prayer is the spiritual breathing. Sabi po ng ibang mga Kristiyano, yung panalangin, ito ay espiritual na paghinga. So, if you don't pray, it means you cannot breathe properly. Kaya kapag hindi ka nananalangin, ibig sabihin, hindi ka makakahinga ng maayos. Every day, every moment, you will breathe, right? In order to live. Araw-araw, sa lahat ng sandali, ikaw ay hihinga para ikaw ay mabuhay. Like this, we need to pray to God, always. Kagaya po nito, kailangan palagi tayong manalangin sa Diyos. And also, this prayer is the fellowship with God. At isa pa, yung panalangin po na ito, ito rin ay pakikipag-usap sa Diyos. So if you pray to God, you can have a fellowship individually with God. Kaya kapag ikaw ay nanalangin sa Diyos, pwede kang magkaroon ng fellowship ng sarilinan sa Diyos. If you read the book of the Psalms, there are 150 the Psalms. Kung titignan po natin sa aklat ng mga awit, meron pong 150 na mga awit. But almost 50%. 73 Psalms were written by King David. Ngunit halos kalahati ng mga awit na ito, nasa 73 Psalms, ito po ay isinulat ni Haring David. And many of Psalms, there are the praising and also prayer. At marami po sa mga awit, ito po ay puro papuri at mga panalangin. If you read the Psalms written by the King David, you may understand how King David prayed to God honestly. Kaya kung babasahin po natin yung mga awit, malalaman po natin kung gaanong nanalangin ng husto si Haring David sa Diyos. Okay, let's open our Bible, Psalms chapter 4. Tingnan po natin sa Awit, chapter 4. Psalms chapter 4, verse 1. Okay, babasahin ko po. Sagutin mo ako kapag tumatawag ako, O Diyos, na tagapagtanggol ko, binigyan mo ako ng silid nang ako'y nasa kagipitan, maawa ka sa akin at dalangin ko'y iyong pakinggan. And also chapter 5, verse 1-2. Sa chapter 5, simula verse 1 hanggang 2. From verse 1 to verse 3. Simula po sa verse 1 hanggang 3. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1. Dinggin mo ang aking mga salita, O Panginoon. Pakinggan mo ang aking panaghoy. Pakinggan mo ang tunog ng aking daing, Hari ko at Diyos ko, sapagkat sa iyo ako'y nananalangin. O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Yeah. Give heed to the voice of my cry, my King and my God. For to you I will pray. Yes, King David, he prayed to God honestly. That's why he was able to have a fellowship with God, and also he was able to receive the ability and power from God. Kaya dito po makikita natin kung gaano katapat at nanalangin ng husto si Haring David, kaya naman sa pamamagitan po nito tumanggap po siya ng karunungan, kalakasan at kapangyarihan mula sa Diyos. Those who experience God's power through his prayer, he will pray to God honestly. Kaya yung taong naranasan yung kapangyarihan ng Diyos, siya rin po ay mananalangin ng may katapatan sa Diyos. Yeah, we need to think about why God said
To the brothers and sisters, pray without ceasing. Kailangan ipag-isipan po natin ng maigi, bakit sinabi ng Diyos sa mga brothers and sisters na manalangin kayong walang patid? Because the prayer is really important in our Christian life. Dahil yung panalangin ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. But although we know the importance of prayer, but it's very difficult to find really sincere and faithful the brothers and sisters who are praying to God honestly. Ngunit gayunpaman, kahit na napakahalaga ng panalangin, ngunit napakahirap pong makatagpo ng mga sincere at tapat na mga brothers and sisters na nananalangin ng tapat sa Diyos. Maybe most of the brothers and sisters, they will pray to God. Marahil ay yung mga brothers and sisters, sila ay nananalangin sa Diyos. But we need to check the how we are praying to God. Ngunit kailangan suriin natin paano ba tayo nananalangin sa Diyos. If the prayer is only superficial or only the formal the prayer, I think it is not the sincere or the faithful the prayer. Kaya kung yung panalangin po natin ay formal lamang, kung gayon, hindi natin masasabi na ito ay tapat at sincerong panalangin. Usually, how many hours do you spend for your prayer? At kadalasan, mga ilang oras po yung inyong ginugugol para manalangin. Maybe not hours, maybe minutes. Marahil ay hindi oras, kundi mga minuto. Because if you try to pray to God more than 1 hour, you may understand how much is it difficult to pray to God more than 1 hour. Kaya kapag nanalangin po kayo ng higit isang oras, malalaman niyo po kung gaano kahirap manalangin sa Diyos ng higit isang oras. Is there any brothers and sisters who are praying to God for more than 1 hour? Meron po bang sino man sa mga brothers and sisters na nananalangin sa Diyos ng higit sa isang oras? If you try, you may understand how much is it difficult. Oh, you prayed for a long time, and then after finish, if you check it, maybe only 10 minutes. Or 15 minutes. Kaya kapag sinubukan niyo pong manalangin ng higit isang oras, malalaman niyo po kung gaano po kahirap ito kapag kayo ay nananalangin ng matagal at kapag natapos kayo at sinurin niyo yung oras, marahil gumugol lamang kayo ng 10 minuto o kaya 15 minuto. But you know, the founder of the Methodist Church, John Wesley, when he wake up in the morning from 4 a.m. to 6 a.m., before he start any other things, he prayed to God for 2 hours every morning. Ngunit alam niyo po na si John Wesley, na founder ng Methodist Church, siya po ay gumigising ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6 bago niya simulan yung kanyang mga gawain, siya ay nananalangin sa Diyos ng 2 oras. That's why he was able to achieve the great works by the help of God. Kaya naman po nagawa niyang makamit yung isang dakilang gawain sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. I also believe our Lord gave us the really important mission or the ministry to finish. But we need more the God's power in order to finish those kind of the work. Ako din po ay naniniwala na yung Diyos nagbigay siya sa atin ng isang napakahalagang mission, ngunit upang matapos po natin yung gawain na ito at yung mission na ito, kinakailangan natin na magkaroon ng kapangyarihan at kalakasan ng Diyos. Yes, in order to preach the gospel to the low source, yes, we need more. We need to pray to God more honestly. Opo, para maipangaral po natin yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa, kailangan higit tayong manalangin ng katapatan ng may tapat sa Diyos. If you read the Bible, you may understand our Lord Jesus Christ, how much He showed the good example for the prayer. Kung babasahin po natin yung Biblia, makikita po natin kung paanong si Jesus Kristo nagpakita siya ng mabuting halimbawa sa atin ng tamang pananalangin. Jesus Christ, before he started preaching the gospel, first he prayed to God. Una, bago sinisimula ni Jesus Kristo na makapag-evangelize sa mga tao o ipinapangaral ng salita ng Diyos sa mga tao, una, nananalangin muna siya sa Diyos. Okay, let's open our Bible, Mark chapter 1. Tingnan po natin sa Marcos chapter 1. From verse 35 to 39. Simula po sa verse 35 hanggang 39. Marcos, Kapitulo 1. From verse 35 to 38. Marcos, chapter 1. Simula po sa verse 35 hanggang 39.
Okay, babasahin ko po. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasamahan niya. Siya'y natagpuan nila at sinabi sa kanya, "Hinahanap ka ng lahat." Sinabi niya sa kanila, "Pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito ako'y naparito." At nagpunta siya sa buong Galilea na nangangaral sa kanilang mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Yeah, Jesus is God himself. And then why Jesus prayed to God? Si Jesucristo, siya mismo yung Diyos. Ngunit bakit siya ay nanalangin sa Diyos? There is the important reason. Jesus Christ showed us good example. The why we should pray to God. Kaya si Jesucristo, siya ay nagpakita sa atin ng mabuting halimbawa na bakit ba natin kailangang manalangin sa Diyos. Here, verse 35. Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place. And there, he prayed. Solitary place. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus, ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. When will be the best time for the prayer? Kailan po ba yung oras na pinakamaganda para manalangin? If possible, early morning. Because when you wake up early morning, you shall not be disturbed by other people or other things. The pinakamagandang oras po ay ang madaling araw dahil bago po sa oras ng madaling araw, walang sinumang tao o bagay yung pwedeng makaabala sa iyo. And maybe most of our brothers and sisters, it's not easy to find the good place for the prayer. At marahil po yung ibang brothers and sisters, hindi madali na makahanap ng tamang lugar para makapanalangin. Maybe if you have your own room in your house, maybe it is good to pray to God. Marahil kung kayo po ay mayroong sariling kwarto sa inyong bahay, marahil ay mas makakapanalangin kayo sa Diyos. But most of our brothers and sisters, there are many family members, so it is difficult to find the best place for the prayer. Ngunit yung iba po sa mga brothers and sisters po natin, marami po silang miyembro sa pamilya, kaya mahirap po sa kanila na makapanalangin sa Diyos. I think it was last Monday, the senior citizen, the one brother, came to the church in the morning, and then he prayed by alone. Sa palagay ko po ay noong nakaraang Lunes, meron pong isang senior citizen na brother na pumunta po siya dito sa church ng madaling araw at siya po ay nag-iisa lamang at nanalangin siya ng mag-isa. Now, why he came to the church? Kaya bakit po siya pumunta ng church? Maybe in order to find the best place for his prayer. Marahil upang makahanap ng pinakamagandang lugar upang siya ay manalangin. Yeah. So, as a born-again Christian, as our Lord Jesus prayed, we also should pray to God. Kaya bilang mga born-again Christian, kagaya ng ginawa ni Jesucristo, dapat din tayong manalangin sa Diyos. Before Jesus Christ evangelized other people, first, he prayed to God. Bago mag-evangelize si Jesucristo ng ibang mga tao, una, siya ay nananalangin muna sa Diyos. And also, before Jesus choose or the elect the his the disciples, he prayed to God first. At una, bago pumili o kaya tumawag ng mga alagad si Jesucristo, una, siya ay nanalangin muna. To choose or to elect the 12 disciples is really important things. Kaya yung pagpili at yung pagtawag sa mga disipulo, sa mga alagad, sa mga apostol, ito po ay napakahalaga na manalangin muna. Okay, let's open our Bible, Luke chapter 6. Tignan po natin sa Lucas chapter 6. Lucas, kapitulo 6, mula versiklo 12 hanggang 13. Verse 12 and 13. Lucas, chapter 6, simula po sa verse 12 hanggang 13. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Nang mga araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y pumili mula sa kanila ng 12 na itinalaga niyang mga apostol. Yeah, he went out to the mountain to pray and continued all night in prayer to God. How long Jesus prayed to God? Kaya gaano ba katagal nanalangin si Jesus sa Diyos? Yeah, Bible says he continued all night in prayer to God.
Kaya sabi po, ginugol niya yung buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. So in Korea, there are a lot of the mountain for the prayer that is built by some churches. Kaya sa Korea po, napakadaming mga bundok yung pwedeng kang manalangin na kung saan itinatag ito ng mga simbahan doon. Yeah, some Christians, they are really pray to God honestly. But actually, problem is this, many of them, they are not saved. That's the problem. Sa katunayan po, marami sa mga Koreano, sila ay nananalangin ng tapat sa Diyos. Ngunit ang problema, ito po yung problema. Sila ay hindi ligtas. So, it is the good to pray to God honestly. But after we get salvation, yes, we should pray to God. Kaya napakahalaga po ng bagay na tayo ay manalangin, ngunit pagkatapos ng kaligtasan natin, kailangan tayo ay manalangin sa Diyos. Here, Jesus Christ also prayed to God for all night before He chose the 12 disciples. Dito po si Jesucristo, siya ay magdamag na nanalangin sa Diyos upang siya ay makapili ng 12 apostol. And also, the one more thing. If you look at Matthew chapter 26, before Jesus Christ, He was crucified on the cross. He prayed to God honestly. At kung titignan din po natin sa Mateo chapter 26, bago maipako sa krusya si Kristo, siya rin po ay nanalangin sa Diyos. Okay, let's open our Bible. Matthew chapter 26. Buksan po natin sa Biblia sa Mateo chapter 26. Verse 39, Mateo chapter 26, verse 39. He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito, gayon may, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yes, Jesus Christ came to this world as the same flesh with us. Kaya si Jesucristo, dumating po siya sa mundong ito nang mayroong kaparehas na laman ng kagaya sa atin. Jesus Christ, He knew how much is it painful and the suffering when He is crucified on the cross. Kaya si Jesucristo, alam po niya kung gaano kasakit at kung gaano kalupit na pagdurusa na maipako sa krus. So, Jesus also, He wanted to avoid this kind of the suffering and pain. Kaya maging si Jesucristo, gusto niyang iwasan o lagpasan yung ganitong kahirapan o pagdurusa. But Jesus prayed, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me, but nevertheless, not as I will, but as you will. Ngunit siya po ay nanalangin sa Diyos na sabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yeah. Through the prayer, Jesus Christ, He surrendered according to the will of God. Kaya sa pamamagitan ng panalangin si Jesucristo, siya ay sumuko sa kalooban ng Diyos. And He wanted to achieve the will of God through the prayer. At nais niya na makamit ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. But at the time, Jesus Christ brought 3 disciples, Peter, James, and John. Ngunit nung panahon pong ito, si Jesucristo, siya ay nagsama ng 3 alagad, si Pedro, si Juan, at si Santiago. But sadly, the disciples, they were sleeping while Jesus was praying. Ngunit habang nananalangin si Jesus, yung kanyang 3 alagad, sila po ay natulog. Okay, verse 40 and 41. Tignan po natin sa verse 40 hanggang 41. Then he came to the disciple and found them sleeping and said to Peter, "The what could you not watch with me 1 hour?" Sabi po, at lumapit siya sa mga apostol at sila'y kanyang naratnang natutulog at sinabi niya kay Pedro, "Sa makatawid, hindi ninyo kayang makipagpuyat sa akin ng 1 oras." Okay, verse 41, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso, ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Yeah, watch and pray, lest you enter into the temptation. The spirit indeed is willing, but flesh is weak. Yeah, so, through this passage, also we need to understand the why we should pray to God. Kaya sa pamamagitan po nito, kailangan ay maunawaan din po natin na bakit kailangan nating manalangin sa Diyos. Our flesh is very weak. So, in order to overcome our flesh,
we need to pray to God. Ang ating laman ay mahina, kaya para po madaig natin ang ating laman, dapat tayong manalangin sa Diyos. So, we are going to think about why we have to pray to God. Kaya pag-iisipan po natin, bakit natin kailangang manalangin sa Diyos? So, number one, here, as the Jesus said, watch and pray, lest you enter into temptation. Kaya kagaya po ng sinabi po dito na kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Since we get salvation, there will be a lot of the Satan's temptation. Simula po nang tayo ay maligtas, magkakaroon ng maraming tukso si Satanas para sa atin. How can we overcome this kind of the temptation? Paano natin malalagpasan yung ganitong klase ng mga tukso? If you don't pray to God, maybe you can be easily tempted by the worldly things or the Satan's plan. Kapag ka hindi kayo nanalangin sa Diyos, marahil ay madali kayong masisilo o kaya mauhulog sa tukso at ng pakana ng Diablo. We should remember Satan is trying to destroy our Christian life. Dapat ay tandaan po natin si Satanas nais niyang sirain ang ating buhay Kristiyano. Satan cannot deprive of our salvation. Kaya si Satanas hindi niya kayang agawin yung kaligtasan natin. Once you get the your salvation cannot be lost. Sa oras na magkaroon kayo ng kaligtasan, ang inyong kaligtasan hindi na ito mawawala. But Satan can destroy our Christian life. Ngunit si Satanas, kaya niyang wasakin ang ating buhay Kristiyano. Yeah. From the Garden of Eden, Satan tempted, right? Adam and Eve, and then they failed. Mula pa doon sa halamanan ng Eden, tinukso ni Satanas sila Adan at Eva at sila po ay nahulog. So, Adam and Eve, they failed, right? So, like this, nowadays, Satan also is trying to destroy our Christian life through a lot of the temptation. Kaya po si Eva at si Adan, sila po ay nabigo, kaya kagaya po nito si Satanas, nais niya tayong batuhin ng maraming mga tukso upang tayo ay mabigo sa ating buhay Kristiyano. That's why Jesus also teaches, watch and pray, lest you enter into the temptation. Kaya nga po, maging si Jesus Kristo, tinuruan niya tayo, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Let's open our Bible, 1 Peter. Buksan po natin sa unang Pedro. Chapter 5. Sa chapter 5. Verse 8. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Yeah, be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, the seeking whom he may devour, right? So, lion is always always finding some animal to devour. Yung leon po, palagi itong gumagala at umuungal na naghahanap ng hayop na kanyang malalapa. Satan also is looking for some the Christian whom he may devour. Maging si Satanas, naghahanap po siya ng mga Kristiyano na maaari niyang lapain. If we are not sober or if we are not vigilant, maybe we can be devoured by the Satan. Kaya kapag hindi tayo nagpakatino, o kaya naman hindi tayo nagbantay, si Satanas, maaari niya po tayong lapain. 1 Peter chapter 4, verse 7. Sa unang Pedro, chapter 4, sa verse 7. Verse 7, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya't kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. Yeah, but the end of all things is at hand, therefore, be serious and watchful in your prayer. Yeah, this is the reason why we should pray to God. Kaya isa po ito sa mga dahilan, bakit kailangan nating manalangin sa Diyos. Yeah, it is really true. We are living in the end of aging. Kaya tunay po na nabubuhay na tayo sa katapusan ng huling panahon. When we observe all the signs, it is very sure we are living in the end of aging. Kaya kapag pinagbasdan po natin yung lahat ng mga tanda, tayo tunay na tayo ay nabubuhay na sa katapusan ng huling panahon. But if you are not careful, you can be devoured by the Satan. Ngunit kapag kayo po hindi naging maingat, maaari po kayong malapain ni Satanas. Yeah. So, what the Bible says, pray without ceasing.
Kaya ano pong sabi ng Biblia? Manalangin kayong walang patid. Yeah, as like you are breathing in your daily life every time, every moment, you should pray to God always. Kaya kung paano kayo po ay humihinga sa lahat ng sandali, sa lahat ng pagkakataon, sa bawat oras, kayo po, kailangan tayo din ay manalangin palagi sa Diyos. Colossians chapter 4. Sa Colossians chapter 4. Colossians chapter 4. Colossians chapter 4. Verse 2. Sa verse 2. Okay, verse 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo magbantay na may pagpapasalamat. Continue honestly in prayer, being vigilant in with it thanksgiving. Yeah, with thanksgiving. Continue honestly in prayer. In other words, pray without ceasing. Same. Kaya sabi po, magpatuloy sa pananalangin, kaya kagaya din po ito ng manalangin ng walang patid. And also why we should pray. At isa pa, bakit natin kailangang manalangin? Verse 3 and 4. Sabi po sa verse 3 hanggang 4. Colossians chapter 4, verse 3 and 4. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakagapos upang ito'y aking maipahayag gaya ng aking nararapat na sabihin. Yes. Here, meanwhile, praying also for us that God would open to us the door of the word to speak the mystery of Christ for which I am also in chains, that I may make it manifest as I ought to speak. Apostle Paul, he asked the prayer to the Colossian church brethren. Si Apostle Pablo, humingi po siya ng pananalangin para po sa mga kapatid. We know how much is it important, this prayer. Alam po natin kung gaano po kahalaga ang panalangin na ito. Through the prayer, we can receive the more power. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo po ay tatanggap ng higit na kalakasan. We know how much our prayer is powerful. Alam po natin kung gaano po makapangyarihan ng ating panalangin. If you look at the 1 Kings chapter 17, when the Elijah prayed to God, God did not open the window of the heaven. That's why there was no rain for 3 years and 6 months. Kaya pagkatapos na manalangin ni Eliseo o ni Elias sa Diyos, hindi po binuksan ng Diyos yung bintana ng langit at hindi umulan sa lupain nila sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. Okay, let's open our Bible. 1 Kings chapter 17. Tignan po natin sa Unang Hari chapter 17. Verse 1. Sa verse 1. Okay, babasahin ko po. Si Elias na Tisbita na nakipamayan sa Gilead ay nagsabi kay Ahab, habang nabubuhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ako'y nakatayo sa harap niya, hindi magkakaroon ng hamog o ulanman sa mga taong ito, maliban sa pamamagitan ng aking salita. Yeah. I stand, there shall not be dew or nor rain these years except my word. So when Prophet Elijah prayed to God, there was no rain for 3.5 years, 3 years and 6 months. Kaya pagkatapos na manalangin ni Elias sa Diyos, hindi po nagkaroon ng ulan o hamog sa Israel sa loob ng 3.5 taon. Can you believe when Elijah prayed to God, God did not give the rain for 3 years and 6 months? Kaya kayo ba ay naniniwala na pagkatapos manalangin ni Eliseo o ni Elias sa Diyos, hindi umulan sa Israel sa loob ng 3.5 taon? But Bible says, Elijah is not a special person. Pero sabi po ng Biblia na si Elias, hindi siya special na tao. Many brothers and sisters, they might think, Elijah is the God's prophet. That's why he has much more great ability than us. Kaya marahil iisipin po ng iba, dahil si Elias, siya ay propeta ng Diyos, kaya naman, siya ay mas special yung kanyang abilidad kaysa sa atin. But if you read the Bible, the first Samuel chapter
19, you may also understand how much Elijah also very weak. Ngunit kung titignan din po natin sa unang Samuel chapter 19, makikita po natin doon kung gaano din kahina si Elias. Elijah was same. He had the same nature with us. Si Elias po, meron din po siyang kaparehas na likas ng kagaya sa atin. Okay, let's open our Bible, James chapter 5. Tignan po natin sa Santiago chapter 5. James chapter 5. Santiago chapter 5. Verse 17. Sa verse 17, 18. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin at siya'y taimtim na nanalangin upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan at muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay sinibulan ng bunga nito. Yes, Elijah was a man with a nature like ours. It means Elijah also was the same man like us. Kaya po si Elias, meron siyang kaparehas na likas na kagaya sa atin. Ibig sabihin, magkaparehas lang, kaparehas din natin siya ng likas. So when Elijah prayed to God, earnestly to God, prayed to God, God answered to his prayer. Kaya nung taimtim na nanalangin si Elias sa Diyos, sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Nowadays, it is also same. When you pray to God honestly, God will answer to your prayer. Kaya gayon din naman po sa atin, kapag tapat tayong nanalangin sa Diyos, sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. As a born-again Christian, we have this great privilege. But many Christians, they don't use this privilege. Kaya bilang mga born-again Christian, ibinigay po sa atin yung napakagandang pribileheyo na ito, ngunit marami sa mga Kristiyano hindi ginagamit ang pribileheyong ito. There is a good example. You may know the name of the George Mueller. He is well known as a man of the prayer. Marahil kilala niyo po yung isang kilalang tao na si George Mueller. Siya po ay isang tao na kilala bilang tao ng pananalangin. According to his book, he received the answer from God more than 50,000 times. Sabi po sa kanyang aklat na yung sagot sa kanyang mga panalangin, sinagot ito ng 50,000 na beses. Can you imagine? 50,000 times whenever he prayed to God, he received the answer from God. Kaya naisip niyo po ba ito na 50,000 ng kanyang mga panalangin ay sinagot ng Diyos? There is the one story. When he was open AEG for the children, at that time, the one day, there was no more food. Isang araw po sa meron pong isang kwento na isang araw habang siya ay nasa isang orphanage, may nawalan po ng pagkain doon sa orphanage na iyon. Yeah, there were many children, but no more bread and no more milk. Kaya habang siya ay nasa ampunan, wala ng pagkain, wala ng gatas na makakain. So, in the morning, George Mueller, he prayed to God honestly. Kaya nung umaga, si George Mueller, siya ay nanalangin sa Diyos. After he finished his prayer, he heard some knocking, the door. At pagkatapos po niyang manalangin, siya ay nakarinig ng pagkatok sa pintuan. At the time, it was raining. Kaya nung sandali na yun, ay umuulan. Yeah, when he opened the door, there was the one man. He was standing. At bukas niya ng pintuan, meron po doong tao o lalaking nakatayo. He was the farmer and he was on the way to sell his milk at in the market. Siya po isang magsasaka at siya ay nasa daan na papunta doon sa market. But the cart was fell in the pit. Ngunit nabalaho po yung kanyang kariton doon po sa putikan. That's why he was not able to move. Kaya naman hindi po siya makagalaw. So he asked some help. Kaya siya ay humingi ng tulong. So George Mueller, he brought the children and then many children, they helped together the farmer. Kaya tinawag po ni George Mueller yung maraming mga bata at kasama po yung mga bata, tinulungan po nila yung magsasaka. And then after that, a few hours later, again, somebody was knocking the door. At pagkatapos po ng ilang oras, muli merong taong kumakatok. And when he opened the door, there was the farmer, they helped. At pagkabukas po niya ng pintuan, nakita po niya yung magsasaka na kanilang tinulungan. And he brought
bread and the milk. Siya po ay nagdala ng tinapay at ng gatas. Yeah, he wanted to give the bread and the milk as the expression of the thanks. Kaya gusto po niyang ibigay yung kanyang tinapay at yung kanyang gatas bilang pasasalamat sa kanila. That was the answer, right? About his prayer. Kaya iyon po yung sagot sa kanyang panalangin, tama po? There was no food, but when George Mueller prayed to God, God sent the farmer and then gave them the bread and the milk. Wala nang pagkain at pagkatapos naman na langin ni George Wheeler sa Diyos, isinugod ng Diyos ang magsasaka na ito at nagbigay siya sa kanila ng tinapay at ng gatas. Okay, let's open our Bible. Let's open the Bible, Hebrews chapter 13. Buksan po natin sa Hebreo chapter 13. Verse 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Sabi po sa verse 8, si Kristo Jesus, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Yeah, in the days of the Elijah, he received the answer about his prayer. Kaya sa panahon po ni Elias, nung siya ay nanalangin sa Diyos, natanggap niya yung kasagutan sa kanyang panalangin. And also former Christians, George Mueller, he was able to receive the answer from God. At yung mga naunang Kristiyano, kagaya po ni George Wheeler, nung siya ay nanalangin sa Diyos, tinanggap niya yung kasagutan sa kanyang panalangin. Nowadays, it is also same. Kaya sa panahon po natin, ganito din naman. If you pray to God honestly, God will answer to your prayer. Kaya kapag kayo itapat na nanalangin sa Diyos, sasagutin ng Diyos ang inyong panalangin. There is a promise. Kaya meron pong pangako. John chapter 14. Tignan po natin sa Juan kapitulo 20, John chapter 14. Verse 13 and 14. John chapter 14, simula po sa verse 13 hanggang 14. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang ama ay maliwalhati sa anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Yes. And whatever you ask in my name, glorify that I will do, that my Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Yes, this is the promise of our Lord Jesus Christ. If you ask something in my name, I will do it. Kaya ito po yung pangako sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na kapag kayo ay humingi sa akin ng anumang bagay, ito'y aking gagawin. Yeah, after we finish the prayer, we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. It means we ask something in Jesus' name. Kaya kapag tinatapos natin yung ating panalangin, sinasabi natin, idinadalangin ko ito sa pangalan ni Hesukristo, ibig sabihin po nito na humihingi tayo ng bagay sa pangalan ni Hesukristo. Yeah. And also, in order to understand the will of God, and we also should pray to God. At isa pa po, para po malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, dapat tayong manalangin sa Diyos. When we read the Bible, something that we cannot understand, it's difficult to understand. Kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, may mga parte po doon na mahirap pong maunawaan. But when we pray to God, God will open our spiritual eyes. Ngunit kapag nanalangin tayo sa Diyos, bubuksan ng Diyos ang ating espiritual na mata. Let's open our Bible, Psalms 119. Tingnan po natin sa Awit, chapter 119. Verse 18. Sa verse 18. Psalms 119, verse 18. Awit, number 119, sa verse 18. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. Yes. Whenever we read the Bible, first we should pray to God. God, please open my spiritual eyes so that I can understand. Kaya bago po tayo magbasa ng Biblia, una tayo ay nananalangin sa Diyos na o Panginoon, buksan mo yung aking mga mata upang ito'y aking maunawaan. Verse 130. Tignan po natin sa verse 130.
Psalms 119 verse 130. Awit number 119 sa verse 130. The entrance your word gives light. It gives understanding to the simple. Ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karanungan. Yeah. And also verse 169. At maging sa verse 169. Let my cry come before you, O Lord, give me understanding according to your word. O Panginoon, sa harapan mo ang aking daing ay dumating nawa, bigyan mo ako ng pagkaunawa ayon sa iyong salita. So, in order to understand the word of God, also we should pray to God honestly. Kaya para din po maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, dapat din tayong manalangin ng tapat sa Diyos. What we should pray? Ano ba yung dapat nating ipanalangin? Whenever we face some problems or some difficulties, yeah, always we should pray to God. Kapag tayo po ay humaharap ng mga pagsubok at mga kahirapan, palagi dapat tayong manalangin sa Diyos. For example, when you are trying to change your job, halimbawa, kapag susubukan mong magbago ng trabaho, do you pray to God first? Nananalangin ba kayo muna sa Diyos? First, before you decide important things, you should pray to God. Una, bago kayo magdesisyon ng importanteng bagay, dapat muna kayong manalangin sa Diyos. Or for your marriage also, first you should pray to God. At maging sa pagpapakasal, una, dapat muna kayong manalangin sa Diyos. Whenever you face some important things, you should pray to God first. Kapag kayo ay humaharap sa mga mahalagang mga bagay, una, dapat muna kayong manalangin sa Diyos. As a born-again Christian, we know what is the right way. Kaya bilang mga born-again Christian, alam po natin kung ano po yung tama. Some Christian, when he decides something, important things, like changing the job, or the marriage, or other things, he does not pray to God. Iba pong mga Kristiyano, kapag sila ay naggumagawa ng desisyon, lalo pa sa mga importanteng bagay, kapag sila ay nagpapakasal, kapag sila ay nagpapalit ng trabaho. It means he does not ask. He does not ask God's opinion. Sila po ay hindi nananalangin sa Diyos. Ibig sabihin, hindi po nila hinihingi yung opinion ng Diyos. Yeah. If he does not ask God, yeah, you cannot receive the God's wisdom. Kapag ka hindi ka nanalangin sa Diyos, ibig sabihin, hindi ka tatanggap ng karunungan mula sa Diyos. Sometimes, some brothers and sisters, they wanted to go abroad. Why? In order to make a money. Minsan, yung iba pong mga brothers and sisters, gusto po nilang mag-abroad para po kumita sila ng malaking pera. Of course, if they work in abroad, other country, they can receive more high salary. Siyempre po, kapag sila ay nagtrabaho sa ibang mga bansa, tatanggap sila ng mas malaking sahod. But problem is, there is no church. Ngunit ang problema po ay walang church. They cannot have a Christian life. Hindi sila magkakaroon ng buhay Kristiyano. So they should choose between the money and the Christian life. Kaya kailangan nilang mamili sa pagitan ng buhay Kristiyano at ng pera. But some Christian, first they apply. They will go abroad. And then after that, everything is decided. They come to the church in order to have a counseling with the pastor. At yung iba pong mga Kristiyano, una, sila ay nag-a-apply muna. At kapag handa na yung lahat ng mga bagay, pupunta sila ng church para magpa-counsel sa mga pastor. But that's wrong, right? They already applied and then everything is finished. And then maybe next week, he or she will go to the abroad. Kaya mali po ito. Dahil kapag handa na po yung lahat ng mga bagay at siya ay nakapag-apply na, marahil sa susunod na linggo ay aalis na siya. If it is already decided everything, we cannot change anything. Kaya kapag naihanda na at nakapag-desisyon na sa lahat ng mga bagay, wala na po tayong mababagong anuman. In the case, he cannot be prosperous in the eyes of God. Kaya ibig sabihin po nito, siya ay hindi magiging sagana sa mga mata ng Diyos. Yeah. And then sometimes, he may face some difficulties or problems. At minsan siya po ay haharap sa mga kahirapan at mga pagdurusa. Let's open the Bible, Proverbs chapter 19. Tignan po natin sa Kawikaan chapter 19. Proverbs chapter 19, verse 3. Kawikaan chapter 19 sa verse 3. Chapter 19, verse 3.
Kawikaan chapter 19 sa verse 3. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Ang kahangalan ng tao ang sumisira sa kanyang landas at ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. The foolishness of a man twists his way and his heart prates against the Lord. He made a mistake and he made a wrong decision. That's why he came to have some difficulties or problems. And then later, what? He complains or he against God. Kaya siya ay gumagawa ng pagkakamali at siya ay nagdedesisyon ng mali, kaya nagkakaroon po siya ng kahirapan at pagdarusa at sabi po sa huli, siya ay magireklamo, magiging laban sa Diyos. How foolish is this? Kaya gaano po ito kahangal? So before he decide important things, if he pray to God and ask the counseling first with the pastor, maybe he was able to avoid those kind of problems or mistake. Kaya kung siya po ay bago siya magdesisyon, kung siya muna ay mananalangin sa Diyos, siya muna ay magpapa-counsel sa pastor, marahil ay maiiwasan niya yung pagkakaroon ng ganitong pagkakamali o problema. We know the life of the King David. Why the King David, he became prosperous. Alam po natin, o kilala natin si Haring David, at alam po natin kung gaano po naging sagana ang kanyang buhay. Okay, let's open the Bible. 1 Samuel chapter 2. Tignan po natin sa unang Samuel chapter 2. Second Samuel. Ikalawang Samuel. Chapter 2, verse 1. Ikalawang Samuel, chapter 2, verse 1. Okay, babasahin ko po. Pagkatapos nito, sumangguni si David sa Panginoon, pupunta ba ako sa alinman sa mga lungsod ng Juda? At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka. At sinabi ni David, saan ako pupunta? At kanyang sinabi, sa Hebron. Yes. King David, before he decided, first he asked God. It means he prayed to God. Kaya bago po magdesisyon ng isang bagay si Haring David, una, nagtatanong muna siya sa Diyos. Ibig sabihin, siya ay nananalangin muna sa Diyos. Yeah. Ezra. And chapter 5. Sa chapter 5. Verse 19. Sa verse 19. Chapter 5, verse 19. Babasahin ko po. Sumangguni si David sa Panginoon, aahon ba ako laban sa mga Filisteo? Ibibigay mo ba sila sa aking kamay? Sinabi ng Panginoon kay David, umahon ka sapagkat tunay na aking ibibigay ang mga Filisteo sa iyong kamay. Yeah, here also, David inquired of the Lord. It means, David prayed to God first. Kaya maging dito, sabi po na sumangguni si David sa Panginoon, ibig sabihin, nanalangin muna si David sa Panginoon. Shall I go up against the Philistine? Will you deliver them into my hands? Yeah, the Lord answered to the prayer of King David. Aahon ba ako laban sa mga Filisteo? Ibibigay mo ba sila sa aking kamay? Kaya sinagot po ng Diyos yung panalangin ni Haring David. That's why God always helped the King David. And then David, he was able to be prosperous. Kaya naman po, laging tinutulungan ng Diyos si Haring David at si David, siya po ay naging sagana. Look at 2 Samuel chapter 5. Verse 10. Tignan po natin sa ikalawang Samuel, chapter 5, verse 10. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, si David ay dumakila ng dumakila, sapagkat ang Panginoon, ang Diyos na mga hukbo ay kasama niya. Yeah. So David went on to became great, and the Lord God of hosts was with him. God was with him. It means God always answered to the prayer of King David, and he became great and he became prosperous. Kaya po yung Diyos, kaya si David kasama po niya ang Diyos, kaya naman, laging sinasagot, ibig sabihin po nito, sinasagot palagi ng Diyos ang panalangin ni David, at si David, siya ay naging dakila at sagana. Yes, David, he asked God first, and then he obeyed to the God's word completely. Kaya una, ay nananalangin muna si David sa Diyos, at pagkatapos, sinunod niya ang kalooban ng Diyos. But there is also some Christian like this. He pray to God whenever there is some problem. Ngunit minsan po, meron pong mga Kristiyano na ganito. Una, siya ay nananalangin sa Diyos kapag siya ay mayroong problema. But although he know what is the God's will,
he does not obey to the God's will. Ngunit kahit na alam po niya ang kalooban ng Diyos, ngunit ang problema, hindi niya sinusunod ang kalooban ng Diyos. For example, he wanted to go abroad to make money. Halimbawa, gusto niyang mag-abroad para kumita ng pera. Before he decided, he came to the church and then he had a counseling with the pastor. Kaya bago po siya nagdesisyon, siya muna ay pumunta ng church para magpa-counsel sa pastor. So, the pastor answered, "That is not the God's will. You'd better find a job here in the Philippines in order to continue your sincere Christian life." Kaya sumagot po yung pastor, "Hindi ito yung kalooban ng Diyos. Kailangan manatili ka sa Pilipinas para magkaroon ka magpatuloy yung iyong sincerong buhay Kristiyano." Yeah, he already received the answer. Kaya tinanggap na niya yung kasagutan. But he really wanted to go abroad. Why? He wanted to make money. Ngunit talagang gusto niyang mag-abroad para kumita ng pera. So although he knows what is the God's will, but he does not want to obey to the God's will. And then he applied again go abroad. Kaya kahit na alam niya yung kalooban ng Diyos, ngunit ayaw niyang sumunod sa kalooban ng Diyos, kaya siya pa rin ay nag-apply para makapag-abroad. In the case, he cannot be prosperous. At kung magkaganito po, siya ay hindi magiging sagana. So, as a born-again Christian, in order to understand what is God's will, we should pray to God first. Kaya bilang mga born-again Christian, para po malaman natin ang kalooban ng Diyos, kapag una, dapat muna tayong manalangin. And if we know, if we understand what is God's will, we should obey to the God's word. At kapag nalaman na po natin ang kalooban ng Diyos, kailangan tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Okay, let's open our Bible. Ephesians chapter 6. Tignan po natin sa Efeso chapter 6. Ephesians chapter 6. Efeso chapter 6. From verse 18 to 20. Simula po sa verse 18 hanggang 20. Okay, babasahin ko po. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Idalangin din ninyo ako upang pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo, na dahil din dito ako'y isang sugo na may tanikala upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. Praying always with all prayer and supplication in spirit. Apostle Paul is also asking to the Ephesian church brethren to pray for the Apostle Paul. Kaya hiningi po ni Apostle Pablo sa mga kapatirat na nasa Efeso na manalangin para sa kanya. Verse 19, "And for me, that utterance may be given to me, that I may be open my mouth boldly to make known to the mystery of the great gospel." Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita ng pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Yes, Apostle Paul, he had a responsibility to preach the gospel to the lost souls. Opo, si Apostle Pablo, meron siyang responsibilidad na ipangaral ang Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. So that's why he needed more God's power. So through the prayer of the brothers and sisters, he was able to receive those kind of the God's power. Kaya naman, mas kinakailangan niyang tumanggap ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya para makatanggap ng kapangyarihan ng Diyos, kailangan niya ng panalangin ng mga brothers at sisters. Yeah. You may know the D.L. Moody. He's well known as a great preacher in America. Marahil kilala niyo po si D.L. Moody. Isa po siyang sikat na mangangaral doon sa Amerika. Yeah. Whenever he preached the gospel, there was the special group who are praying honestly for the D.L. Moody. Kaya sa tuwing siya ay nangangaral ng Ebanghelyo, meron po siyang kasamang espesyal na grupo na nananalangin para kay D.L. Moody. Yes, by the help of their prayer, D.L. Moody, he was able to save the many lost souls. Opo, sa pamamagitan ng kanilang panalangin, nagagawa po ni D.L. Moody na maipangaral yung Ebanghelyo, makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Nowadays, it is also same. Whenever we conduct a Bible seminar, all the brothers and sisters, we should pray to God honestly with one mind. Kaya kagaya po dito sa atin, tayo ay nagsasagawa ng Bible seminar, at kapag nagsasagawa tayo nito, kailangan manalangin tayong lahat na mayroong iisang isip at magkaisa. After we finish some Bible seminar, if the result was not good, we need to think about
how much we pray to God honestly. Kapag nagsasagawa tayo ng Bible seminar at kapag hindi maganda ang resulta, kailangan siyasatin natin yung ating sarili kung tayo ba ay tapat na nanalangin sa Diyos. For example, although we conduct a Bible seminar, maybe cell group Bible seminar or a district Bible seminar, other grand Bible seminar, brothers and sisters, they don't have any interest and they don't join in the Bible seminar. They don't pray to God. In the case, we cannot expect a good result. Halimbawa po, kapag nagsasagawa tayo ng Bible seminar, cell group o district Bible seminar, kapag yung ibang mga miyembro hindi sila dumadalo, wala silang interest at hindi sila nananalangin, kung magkaganito, hindi po natin pwedeng asahan na yung isang magandang resulta. Even Apostle Paul, he was asking the prayer of the brothers and sisters. Maging si Apostle Pablo, hiningi po niya yung panalangin ng mga brothers at sisters. Yeah. Ephesians chapter 6 verse 19. And for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita ng pagbubukas ng aking bibig upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng ebanghelyo. Yes. So, we know how much this prayer is important. So, we are preaching the gospel here in the Philippines continuously. And through the prayer of our brothers and sisters, the numbers of the brothers and sisters, church and growing continuously. Kaya alam po natin kung gaano kahalaga ang pananalangin, kaya sa tuwing ipinapangaral po natin yung ebanghelyo, kailangan ipagpatuloy po natin yung pananalangin upang lumago yung ating iglesia at yung ating pananampalataya. Actually, conducting the Bible seminar, this is the spiritual battle, spiritual war. Sa katunayan, yung conducting the Bible seminar is the spiritual, like a spiritual battle. Sa katunayan po, yung pagkakaroon ng Bible seminar, kagaya po ito ng espiritual na digmaan o labanan. Because Satan is trying to disturb, not to be saved the lost souls. Dahil si Satanas, siya po ay nanggagambala upang huwag maligtas ang mga ligaw na kaliluwa. So we need to think about what is much stronger. Kaya kailangan ipag-isipan po natin alin ang mas malakas. If our prayer is much stronger than Satan, maybe we can save many lost souls. Kaya kung mas magiging malakas yung ating panalangin, marahil ay magagawa nating talunin si Satanas at maliligtas ang mga ligaw na kaliluwa. If you look at Exodus chapter 17, when the Joshua fight with the Amalek in the Rephidim, at that time, behind of the Joshua, Moses, Aaron, and Hur, they prayed to God together. Kung titignan po natin sa Biblia, habang nakikipaglaban ng mga Israelita sa Amalek at si Josue ay nakikipagdigma sa kanila, kung titignan po natin sa likuran ni Josue, nandoon si Moises, siya ay nananalangin sa Diyos. So when Moses raised his hand and he prayed to God, the Israelite, they prayed the Amalek. Kaya habang nakikipagdigma sila sa Amalek, si Moises, siya ay nananalangin at nakataas yung kanyang kamay sa Diyos. At habang ginagawa ito, sila ay nananalo laban sa Amalek. When Moses' hand was tired and then going down, Amalek prevailed the Israelites. At kapag ibinababa o kaya naman napapagod si Moises sa pag-angat ng kanyang mga kamay, yung Amalek sila yung nangingibabaw. That's why Aaron and Hur brought the one stone and then Moses sit down and then they hold their hands both sides, not going down. Kaya naman po sila Aaron, kumuha sila ng bato, pinaupo si Moises at hinawakan nila yung kanyang mga kamay upang huwag itong bumaba. So Moses' hand was not going down. That's why Israelite, they were able to prevail or destroy all the Amalek. Kaya naman po si yung kamay ni Moises, hindi ito bumaba. Kaya nagawa po nilang talunin yung Amalek sa digmaan. Okay, let's open the Bible. Exodus chapter 17. Tignan po natin sa Exodus chapter 17. From verse 10 to 13, simula po sa verse 10 hanggang 13, babasahin ko po. Ginawa ni Josue ang sinabi ni Moises sa kanya na nakipaglaban kay Amalek,
At sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol, kapag itinataas ni Moises ang kanyang kamay at ay nananalo ang Israel, at kapag kanyang ibinababa ang kanyang kamay ay nananalo ang Amalek, subalit ang mga kamay ni Moises ay nangalay, kaya sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba, at ang kanyang, at kanyang inupuan, inilalayan ni Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isa'y sa isang panig at ang isa'y sa kabilang panig, at ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw, nilupig ni Josue ang si Amalek at ang bayan nito sa pamamagitan ng talim ng tabak. Yeah, so Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. How Joshua, he was able to destroy the Amalek? Kaya nilupig ni Josue si Amalek at ang bayan nito sa pamamagitan ng talim ng tabak. Kaya paano niya nagawang talunin ng Amalek? If there was not the prayer of the Moses and Aaron and Hur together, maybe it was not possible. Kaya kung hindi po sa pamamagitan ng tulong ng panalangin ni Moses, ni Aaron at ni Hur, marahil hindi po sila mananalo. Nowadays, it is also same. Whenever we conduct a Bible seminar, we should pray to God honestly, and through the prayer of our brothers and sisters, we were able to save many lost souls. Kaya kagaya din naman po nito sa atin, kapag tayo ay nagsasagawa ng Bible seminar, kapag tayo ay nanalangin ng tapat sa Diyos, yung mga brothers and sisters, kung gayon, magagawa natin na makapagligtas ng maraming ligaw na kaluluwa. Okay, let's open our Bible, one more verse, Matthew chapter 18. Tignan din po natin sa Mateo chapter 18. Matthew chapter 18, verse 19. Mateo chapter 18 sa verse 19. 19:20. Simula po sa verse 19 hanggang 20. Matthew chapter 18, verse 19:20. Tignan po natin sa Mateo chapter 18, verse 19 hanggang 20. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Yeah. So again, I say to you that if two of you agreed on earth concerning anything that they may ask, it will be done for them by my Father in heaven. It means God will answer when we pray to God. Ibig sabihin po nito, sasagutin ng Diyos kapag tayo ay nanalangin sa Diyos. Yes, God will listen to our prayer. Those who are really saved, sincere and faithful, the brothers and sisters. Kaya tayo po ay sasagutin ng Diyos sa ating panalangin kapag tayo ay naligtas at tayo ay nagkaroon ng tapat na panalangin. So today, also we learned about this 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. This is the will of God in Christ Jesus for you. Kaya ngayon po natutunan po natin kung gaano kahalaga yung panalangin mula po dito sa talatang ito, manalangin kayong walang patid sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So, we came to understand what is the God's will. Pray without ceasing. This is God's will. So we should also practice it. Kaya natutunan na po natin na ang kalooban ng Diyos ay manalangin ng walang patid, kaya dapat po natin itong isagawa. If there are brothers and sisters who are praying to God earnestly, we can achieve the great works through our church. Kaya kapag meron pong mga brothers and sisters na tapat na nanalangin sa Diyos, aasahan po natin yung dakilang pagkilos ng Diyos. Yeah. We are also... we are going to conduct a grand Bible seminar in the July, in the middle of July. So from now, we should pray for the incoming our grand Bible seminar, and we should prepare to save many lost souls. Maging sa kalagitnaan ng July, magsasagawa po tayo ng Bible seminar. Kaya mula po ngayon, kailangan ay manalangin tayo na may katapatan para po sa Bible seminar na ito at upang makapagligtas tayo ng maraming ligaw na kaluluwa. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mapagpala naming Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya at kaligtasan. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Noong kami ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo kami mula sa walang hanggang pagkawasa. Today, we learned about 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Ngayon po ay natutunan po namin mula sa unang Thessalonica chapter 5 verse 17 na manalangin kayong walang patid.
We came to understand this is also will of God. Kaya naunawaan po namin na ito rin po ay kalooban ng Diyos. Let us remember the importance of our prayer and let us practice this prayer through our Christian life. Nawa maunawaan po namin kung gaano po kahalaga ang aming panalangin at amin pong isagawa ito sa aming buhay Kristiyano. So that we can achieve the great works of God through our church. At nang sa gayon makamit po namin yung dakilang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng aming iglesia. Especially, we are also praying for the incoming our Grand Bible Seminar in July. Lalo na po, dinadalangin po namin ang papalapit po namin Grand Bible Seminar na pagdating po sa kalagitnaan ng July. And also we are praying our Lord will give more wisdom and strength to all the missionaries and pastors here in the Philippines. At dalangin din po namin na bigyan mo po ng kalakasan ni lahat po ng mga misyonaryo, mga pastor at mga sa lahat ng mga pastor. And also we pray our Lord will protect and take care of all of our brothers and sisters from the Satan's temptation. At dalangin po namin na poprotektahan po ng Diyos at iingatan ng lahat ng mga brothers and sisters mula po sa pakana ni Satanas. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen.